yang pag-royal ko na ano. Ayan. Ako. Dalawang video na pala ito. 30 minutes na. Yan. Sapay ng kristal yan. Ayaw ko masyado sukutin eh. Ito ko bilhin ng ano eh. Ito pa isa. Ito pa. Dito na ubus yung pera ko noon. Yung mga kalakasan ng overtime. Ayan. Ako na yung sell din ito na automatic. O yan, sapphire. Yan ang importante mga kaibigan. Kahit anong brand na sapphire crystal dapat. Meron dito na yung ibibigay ko sa kapatid ko eh. Ito, example ito. Ito para sa kuya ko sana ito eh. Hindi pa kami nakauwi eh. Ito naman, marami ito sa Pilipinas. Invicta. Ayan, Invicta. Tingnan nyo yung ano ha. Tingnan nyo yung ano. Sabi nito, scratch proof yung mga ganun-ganun na ano nila. Wala. Harden lang siya. Pero hindi siya sapphire crystal. Diba? Magkagasigas pa rin yan. Baka blade. Yung blade, kayang gas kasi niya ng blade. Susi, kayang gas kasi niya. Sa baba. Ay, meron pa pala ako dito. Ano? Ito, binibenta ko ito eh. Sa Kijiji. Eh, wala pang bumibili. Binibenta ko ng 200. Wala pang bumibili. Ito, ayan. Ito naman, Swiss Army. Victorinox. Pero sapphire yan. Testing. Di ba? Ganyan, pag bibili kayo ng relo, kailangan yung sapphire crystal. Kasi, kahit na abuti na ng 10 taon o 20 taon, fresh na fresh pa rin yung ano, yung salamin. Hindi talaga nagagasgas ng ano, yung daily usage lang. Huwag nyo lang gagamitan ng ano, huwag nyo lang gagamitan ng diamond cutter. Tsaka yung merong isang kasi ng bakal na ano, hindi ko talaga maalala. Ano-ano nila, pakita ko. Wala kasi tayo mapag-usapan. Ano ang gagawin ko? Dali. Kukuha ko ng tubig eh. Gusto ko sana magpatugtog muna eh. Alam mo tayo lang ano patugtog. Muna. Umaba lang yun. Kung sana patutugin yung babangon tayo. Babangon tayo. Nahanga ako dito sa mga rappers kasi wala naman yung ano. Bata yung kumakanta. Ayun lang. Dali nga, kukuha ng tubig.
Ito na. Basta tayo mai lang. May mai. Alam niyo ba yung may mai? May mai, upload lang. Hindi tayo member tayo nun. Yung carbonated water, hindi ako kumakain ng madami sa gabi. Nahihirapan ako matulog. Yun lang yung tip ko. Pagbibili kayo ng relo, ay medyo mahal lang kaunti yung sapphire crystal. Pero kung hangat maaari, bibili kayo yung Swiss made. Hangat maaari. Kaya bumili ako nito eh. Pag-testing ng diamond. Pagka bumili ako min ng diamond ng asawa ko sa birthday niya, dadalahin ko ito kasi gusto ko talaga matesting doon. Iilaw yata yung kami. Iilaw yata yung dito. Ayan. Ito. Ayan. Iilaw. Ito. Ibig sabihin yung diamond. Kasi yung sa atin, di ba? Yung ilaw kanina, hanggang dito lang pula. Ibig sabihin yung sapphire crystal o matigas na uri ng crystal ng bato. Ganun yata yun. Kasi nung nakaraan ng mga 2 taon, 3 taon o 4 taon, ang daming overtime. Kaya minsan sumusobra yung sweldo ko ng mga 200, 250, 150, 1 linggo. Eh ako mahilig ako may Amazon, AliExpress. Kaya wala ko na ipon. Tapos biglang dumating itong itong pandemic. Kaya wala. Wala nga. Pero ilang. Yung come what may, I live my life. Ano ba yun? Kung ano yung ngayon, yun ang ngayon. Kumbaga, I live my life kung ano yung meron ngayon. Yun, parang ganun, hindi ko ma-explain. Kasi nga, hindi naman tayo life coach, hindi naman tayo matawag dito yung mga yung magaling ng marunong. Kung tayo mababa lang tayo. Hindi tayo nagpipretend. Kung ano yung natural, yun lang tayo. Hindi tayo talented katulad yung iba. Magaling sila sa social media, magaling sila sa YouTube, marunong sila magsalita, maganda sila magsalita. Maraming tao na pero wala tayong talent na ganun. Ito lang tayo. Meron pa tayong anxiety. Ayan. Bakit ito yung istorya ni Lolo Miguel. Eh, nagsimula ito dun sa paghanga ko kay Francis Leo Marcos. Kaya ito na, gumawa na rin ako ng video-video. At least magkaharap man kami, supporter ba kita? Kaya may papakita ako na, naman boss, kaya gano'n mo. Hindi ba kasi, sabi niya, chat ka lang na kami. Tapos kaya yung Google, nilagyan ko rin ang picture ko. Lolo Miguel, di ba? Habaan niya natin doon, buwan niyo may isang oras. Kung may manood, may manood, wala naman, okay lang. Ang importante, meron tayong souvenir video. Di ba, halos araw-araw meron. Hindi ako nakakapanood pa ng yung mga update. Basta yung kay Inay Mary Ann, kasi, antayin lang natin talaga makalabas. At baka sa sasakyan pa lang daw, mag-live na. Kaya ako, napapasayaw tayo. Na-miss ko na yung si boss. Kaya talaga shout out sa'yo, si Kiyama. Inay, Itay Mary Ann. Tatay Nestor, shout out sa inyo. Talagang yung
talagang pinagtagpo kayo ni Francis Leo Marcos. Itinakda kayo maging magkapatid. Because you're longing for a brother. And Francis Leo came. Nakakataba ng puso yun. Yung ganun na sabi ni inay, sana nga mapalitan ko itong kama ko. Malaki itong kama eh. Parang ano ito, yung pool na double eh. Dapat yung pool single lang talaga na dapat. Para makabili ako ng magandang upuan. Kasi dito na ako mga yung mag-video-video. Yung upuan ba na pwede ako sumandal? Ito kasi pag sumandal ako, tutumba ako. Wala tayo yung mga ano. Hindi na pwede. Masisira. Ganun pala yung itong video. 30 minutes lang tapos continuation na. Eh, hindi ko alam pag in-upload ko kung ano. Kung kasi minsan parang isang part lang kaya nung ano, yung huling Marcos. Yung unang part na na-upload ko yung pangalawang part na ano. Ano pa bang ano natin? Wala matay. Hindi ko alam kung ano kukwento ko sa inyo. Kasi nakapokus lang ako talaga kay ano. Kay Francis Leo Marcos na talaga. Hanggat na makalabas si Francis Leo Marcos, saka tayo magkwentuhan ng ibang topic. Yung gusto kong may pakilala pa siya sa iba. Yung kabayanihan niya. Kaya nag-ano tayo nun sa ibang mga channel na ano, marami pa na nakakakilala. Nakakarating na sa kanila sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kasi sa mga OFW, halos lahat na ng OFW kilala siya. At maganda naman yung feedback, yung suporta ng tao na sa kanya. Kaya proud ako sa mga OFW. Kaya isa tayo dun. Kaya ko pag-usapan natin wala na. Ano ba pwede ko ipakita? Malaya ko ng gamot. Ano ba wala na? Ayan. Alkansya ni Lolo. Anong dumami yung barya, iniipon ko ito, medyo marami na to. Puro 25 cents naman yung laman ito. Siguro mga $20 na to. Ito naman yung mga barya. Yung mga tagsisinko, tagjijis, nandito yan. Siguro mga $5 na to. Iniipon ko rin yan. May ma i-upload lang. Yes. Sana yung live ng ganyan eh. Kunyari merong mga dalawa, tatlo. O kumusta kayo? Shout out sa inyo. O pa-jacket naman, Lolo Miguel. Jacket. Nakakatawa yung ganun. Mag-aaral tayo ng mga topic. O mabasahin ko yung comment. O tama. O tama yung ano mo, sinabi mo kung mga ganun. Dati hindi ko pala yung mga isda-istaan eh. Palitan ng subscription eh. Ayun pala, nilalagas pala yun. Hindi ko alam eh. Ano pa masasabihin ko? Ayun talaga yung pinipilit mo kasi maging vlogger, Lolo Miguel. Naku po. Okay naman to. Bakit? Wala naman director dito. Ako director dito. Pag sinabi kong cut, cut. Take two. Gastos na madaling araw. Hindi pa kayo makakatulog yan. Mabigat na yung nararamdaman ko.
God grant us the serenity to accept the things we cannot change, and courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Amen. Para rin, gusto ko na pinanood yung sarili ko sa ano eh. Sa camera eh. Pag nakikita yung mga malang self-time, puta si Lolo Miguel na lang. Paulit-ulit lang ito. Ay, good vibes lang. Mga 1 hour tapusin ko na to. Sana tapusin ko na naman. Kanina pa nag-chat out na eh. Nagkano na eh. Ano ba, magtitinginan na lang ba tayo? Ano, puro ka na lang tingin, no? Lumigil. Bakit? Sila lang ba ang ano? Pwede mag-ano? Mag-video? Sala kahit may kepang-kepang tumulat siya. Okay lang yan. Okay na. Nakang pakita na may kepang-kepang, pero makakapag-trabaho, nakakapag-drive pa. Marami yan natin, lalo pag yung napanood ko ng mga talinuwaryo, suppose na ka na, si Lolo Miguel, may kepang yan. Gusto ko nga yung makipagbalasan sa kanila ng ano. Ayoko lang kasi manood sa kanila, nakakapanood lang ako sa kanila pag galing sila, brokers, yun sa mga kumukuha ng content sa kanila. Doon ko lang sila na susubaybayan. Kaya hindi ko nga kasi maating talaga yung mga sinasabi nila. Akala nyo, normal lang ako tingnan, di ba? Pero sa loob-loob ng isip ko, mabigat na yan, mabigat na mabigat. Dahil sa anxiety, ganyan yan, araw-araw yan. Kahit tulog na ako, pag gumising ako, medyo pressure ng konti, maya-maya kaya nabibigat na. Yun nangyari sa akin. General anxiety. Basta na hindi nalaga ano yung dati, meron ako yung panic attack, yung natakot ako na ano. Kasi nawala na yun kasi minimintain ko yung gamot na nireseta sa akin. Kaya ano, takot yung asawa ko noon. Kaya ano, paano na tayo? Dito, paano na tayo? Sabi ko, mag-alala. Tinulungan pa rin tayo ng Diyos. O, di ba? Kahit nagsasuffer tayo ng gano'n, eh, nagkatrabaho tayo. Hindi tayo daw tumitigil sa pagkatrabaho. Kasi kung tumigil, hindi niya kaya. Hindi kaya ng asawa ko saluhin lahat yung mga bills. Hindi niya kaya kayanin. O kaya kung ako lang ang magkatrabaho, eh, hindi ko rin kakayanin yung mga bills. Lalo yung bayad yung bahay, bayad sa kuryente, tubig, sasakyan, insurance. Hindi ko kakayanin. Mabuti na lang may mga allowance yung mga bata pa sa ano, sa government. Ay nakakatulong din yun sa gastusin nila. Mga diaper, mga ano, yung mga bayarin sa mga daycare, sa mga ano, sa high school. Kasi dito merong ano, may allowance yung bata hanggang 18 years old, may nakukuha ka na 400 yata. Hindi ko alam kasi asawa ko na mamahalan, hindi ko nakikialam dun. Yung anong sistema rito sa Canada. Maraming magandang sistema dito na ano, kahit nagbabayad ka ng tax, napapakinabangan mo naman yung tax. Kung ililay off ka naman doon sa trabaho, pwede ka mag-file ng ano, yung unemployment insurance. Hanggang isang taon yata yun. Kahit ka lang dito ng isang taon. Kasi yung iba, ginagawa ng iba, hindi nila dinideclare yung ano, yung sweldo nila sa government para buo nila nakukuha. Ayoko nang ganun. Gusto ko naka-declare kasi sumusunod tayo sa patakaran ng gobyerno. Para pag nag-pension tayo, maganda-ganda.
kasi matanda na tayo dumating dito eh. 5 taon na tayo sa December, 5 taon na. Eh, yan ang buhay Canada. Uy, Leon Zay, shout out sa'yo. Sana madadaanan mo to. Kaso sigurado pagka dinaanan mo to, hindi mo natapusin. Okay lang yan. Souvenir ko to kay Lolo Miguel. Ay, souvenir ko pala to. Ako pala yung si Lolo Miguel. Ano ba? 53. Hindi ko makita eh. Ayan, malabo. Hindi na, yung mata ko hindi malabo. Malabo siya kasi may floaters sa likod. Kaya nung sinasabi ko nga. Pero medyo okay na. Ayan, pero pag dalawang mata binubuksan ko, malinaw na malinaw. Pag isang mata lang, malinaw pa rin. Pero dahil nga yung malabo na yung liquid sa likod, medyo nakikita ng konti. Pero okay pa, walang problema. Nothing to worry. God is good. God is providing every day. Ganito pala ang YouTube. Kaya kung may talent sana ako, maruman lang sana akong kumanta. Marunong sana akong sumayaw. Kung mga TikTok. So, wala, hindi tayo marunong. Wala tayo alam. Kung di magtrabaho lang. Tayo talaga, ano yung buwa, purong manggagawa lang. But I'm proud. For who I am. Kasi kung hindi ka magiging proud sa sarili mo, ay sino ka ba? Diba? Ganun din ako, proud din ako sa kahit na sinong tao. Ewan ko lang yung ibang tao kung kaya nila maging proud sa kapwa nila. Kung kaya nila suportahan yung kapwa nila, parang ganun yun. Kasi merong ibang tao na ano, yung mataas ang ano, ang tingin nila sa sarili nila. Na iba yung level nila, parang ganun lang ano. Pero tayo, hindi tayo ganun. Dahil naranasan natin ng buhay lansangan. Ito yan, mga kaibigan. Kaya ramdam ko lahat, kabisado ko lahat yan, buhay lansangan. Ito yung mga ugali ng mga nasa lansangan, kabisado ko yan. Hindi ko alam kung nagkakul ko, natatusig ko na ba o hindi pa. Napasarap na yung puko dito eh. Don Miguel. Si Don Miguel Benedicto. Halapo, Epeler. Good vibes. Hindi pa dumarating yung in-order ko. Pakita ko yung pag dumating. Kaso pag dumating ko, wala pang baterya yun. Nakyutan na kasi ako, lit-lit lang eh. Ganyan lang. Yung pinakali, 4.5 inches. Pero pag ginamit mo yung ano na yun, yung impact wrench na yun, makakatanggal ng ano, yung nut ng gulong. Kasi yung sasakyan ko, ang torque wrench nun, 90 foot-pounds. Ginagamitan ko, sinusunod ko yung ano, para hindi masira, hindi maputol, hindi ano. Hindi pala pwede yung ano, hindi pala yung basta-basta lang na higpitan mo lang ng ano, mali pala yun. Kailangan pala sinusunod mo yung proper torque. Kaya napabili ako noon ng ano, yung torque wrench. Kasi ako yung gumagawa ako ng kapalit ng gulong. Hindi yung actual na kaya sa vulcanizing na tinatanggal yung gulong, tinapalitan ng gulong, hindi. Meron akong dalawang set. Isang set pang winter, yung isang set pang summer. Kaya tanggal kabit. Ganun ang ginagawa ko. Tanggal palit pala. Papakita ko rin yan pag ano. Ito pwede ko pala itong gamitin eh. Itong stand na to. O pagka ano, yun naman yung mga i-upload ko. Parang DIY, do it yourself. Kasi mahal. Punta ka ng ano, yung sa kasa, papalit ka ng gulong. Parang sandaan mahigit. 160, mga ganun babayaran mo. Sayang yun. Tayo na lang gagawa. Palit din na nga yung gulong ko. Di ko alam kung anong klaseng gulong yung
bibili namin. Susunod na lang yun. Hatian naman yata ako. Bibigyan naman ako ng asawa ko. Magsishare naman yata siya. So, sana yung magandang klase na gulong. Yung banti pong wala ng palitan buong taon. Meron na raw yun. Meron na yun. Nakarod ko eh. Yung all weather. Pwede sa snow, pwede sa ice, pwede sa tubig, pwede sa basa, pwede sa tuyo. Pero maiksi lang yung thread life kata niya, 100,000 kilometers lang. Parang ganun. Ayan, barato na yun ko. Ayan, 2 minutes na lang. Pero 1 minute. Ayan, i-off ko na. At shoutout sa atin, FLM family. Saludo ko sa inyo, OFW, saan man sulok ng mundo. Si Lolo Miguel ay sumasaludo sa inyo. Yakapan lang tayo. Kaya yung mga new subscribers, dyan lang po kayo. At shoutout sa inyo. Salamat po.